Maraming mga players ang naging kilala mula sa high school, college at amateur rank ang nadala nila ang kanilang basketball skills papunta sa professional level, lalo na sa NBA. Ito na nga ay sina Michael Jordan, LeBron, Kobe, KD at marami pang iba. Pero meron din naman mga players na naging top prospects sa high school na hindi nila naipakita ang kanilang basketball skills sa NBA dahil nga sa mga hindi naaasahang pagkakataon. At yan ang babalikan natin sa kwento na to. Ang mga kilalang players dati sa amateur rank na may malaking what if sana kung naglaro sila sa NBA. Kaya simulan na natin. Kung matatandaan nyo ay ginamit ni Derrick Rose sa New York at kahit hanggang ngayon ang number 25. Ito ay dahil sa player na naging high prospect noon sa kanyang dating high school team na sinuot ito ni Benji Wilson or mas kilala sa pangalan na Ben Wilson. Kilala noon si Benji Wilson sa buong Chicago dahil sa kanyang kakaibang basketball skills at sa pagiging streetballer kung saan naman siya na-discover noon ng Simeon High School kung saan din naglaro itong si Derrick Rose. Habang nasa junior year pa itong si Ben Wilson ay nadala nga niya sa state championship noon ang Simeon High School. Kahit si Magic Johnson ay inaabangan pa nga ang game niya. Si Ben Wilson kasi ang kinikilalang number 1 high school player sa buong US ng ESPN. Isa din siya sa malaking what if kung naglaro nga siya sa NBA. Nang senior year kasi, itong si Ben Wilson ay nabaril at namatay noong November 21, 1984. Si Lenny Cooke naman mga pre ang kinikilalang isa sa best high school player noon, nakasabay ni Carmelo at ni LeBron. Noon pa nga ay mas mataas ang ranking niya kumpara kay Melo at dito kay LeBron na nagkaroon pa ng laban sa pagitan nilang tatlo. Una dito ay tinalo ni Lenny Cooke itong si Carmelo sa semifinals ng ABCD Camp noong 2001 na kinalaban naman niya si LeBron sa finals. Sa game na yon ay umiscore nga lamang itong si Lenny Cooke ng 9 points samantalang si LeBron ang nakagawa ng game winner para maagaw niya ang championship dito kay Lenny sa taon na yon. Ayon sa nanay ni Lenny Cooke, kaya hindi siya naging isang NBA star tulad ni Carmelo at ni LeBron ay dahil sa naging biktima ito ng kanyang kasikatan. Nagkaroon kasi siya ng maling desisyon sa kanyang basketball career. Isa na dito nung lumipat siya ng team nung senior year na siya dahil sa advice lang ng kanyang kaibigan. Maraming mga college team ang nag-alok sa kanya ng scholarship pero mas pinili nito maglaro sa NBA. Nang 2002 NBA draft ay disappointed nga siya na hindi siya mapili sa draft selection. Bago pa lang ang araw na yon ay inaasahan na nasa first round siya mapipili. Pero dahil sa hindi may paliwanag na dahilan ay nilakdawan nga siya ng mga NBA teams. Kaya ang nangyari ay naging free agent itong si Lenny Cooke at naglaro siya sa Rucker Park, ang kilalang lugar ng mga streetballer. Nakasali din naman siya sa Summer League sa NBA pero hindi nga siya nakakuha ng kontrata. Nang 2003 or 2004 yun mga pre, ay naging import pa nga ng PBA sa Pure Foods itong si Lenny Cooke. Ayon pa nga kay Miko Halili sa isang vlog niya, ay nagkaroon ng rupture Achilles tendon injury habang naglalaro nga sa PBA itong si Lenny Cooke. Kaya limitado lang ang paglalaro niya dito. Ang susunod naman dito ay dating import pa rin ng PBA, si Ronnie Fields, na naglaro dati sa Tanduay Ram noong 1999. Ito lang naman ang dating katimit ni Kevin Garnett sa high school at noon kinikilala siya bilang isang best dunker. Sa height kasi niya na 6'3 ay may vertical leap ito na 50 inches. Nang madrop si Kevin Garnett sa NBA noong 1995 ay naging kilala itong si Ronnie Fields sa lugar ng Chicago. Matapos niyang madala sa public league ang Farago Academy at makakuha din ng championship. Meron siya noong 32 points, 12 rebounds, 4 blocks at 4 dunks per game. Nakasama pa nga siya noon sa listahan ng mga high school player na papasok sa NBA kasama si Kobe at Jermaine O'Neal. Pero dahil sa isang car accident ay nagkaroon ng fracture sa leg nito na kinailangan niya magpagaling na mahigit 2 taon. Noong 1998 ay sumali nga itong si Ronnie Fields sa NBA draft pero hindi nga siya napili at naglaro ito sa Continental Basketball Association kung saan din naman galing ang ibang magagaling na players tulad ni Chatky Atkins at Steven Jackson. Naglaro din itong si Ronnie Fields sa ibang bansa tulad ng Pilipinas, Puerto Rico at Europe. Si Len Bias naman noon ang kinukumpara kay Michael Jordan kung sakaling naglaro ito sa NBA at sinasabi pa nga ng mga analyst na pwede siya ang tawagin na GOAT. Nakilala noon si Len Bias sa Maryland at 2 beses nanalo ng ACC Player of the Year noong 1985 at 1986. Marami mga fans noon ang napabilib sa kanya dahil sa kanyang leaping ability
physical appearance na 6'9 at 200 pounds at nagkaharap pa nga sila ni Michael Jordan noon habang nasa college pa. Nung una ay lamang nga itong si Michael Jordan kay Len Bias dahil sa freshman pa lang nung si Len Bias at sinasabing raw at hindi pa masyadong disiplinado ang game nito. Pero pagpasok ng sophomore year ay nagkaroon ulit ang laban sa pagitan nilang dalawa nang umiscore nga itong si Len Bias ng 24 points samantalang si Michael Jordan naman ay 21 points. Hindi naman nagkakalayo ang score nilang dalawa at noon ay tinalo nga ng North Carolina ang Maryland. Ang scout ng Boston Celtics na si Ed Badger ay sinabing si Len Bias ang pinakamalapit ang potential kay Michael Jordan. Kaya noong 1986 NBA draft ay pinili nga ng Boston itong si Len Bias bilang second overall pick. Matapos ang selection na yon ay umuwi nga itong si Len Bias at pamilya niya pabalik ng Maryland. At makailang oras lang matapos nitong pumirma ng endorsement deal ay bumalik ito sa kanyang dormitoryo para kunin ang kanyang mga gamit. At noon ay sinabing dito siya namatay nang ma-overdose nga siya sa cocaine. So yan mga pre ang mga high prospects sa high school at college na hindi nakapaglaro sa NBA dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay lagay nyo na lamang sa comment section.